Natabunan ng landslide ang gusali ng DPWH sa Natonin Mountain Province. Ayon sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region, nasa loob ng opisina ang mahigit 20 tao. Para marating ang guho, nag-request ng OCD car ng 2 helicopter kasama na rin ang search and rescue team. Damay rin sa landslide ang ilang bahay. After po nung landslide, they tried to penetrate the area to search and rescue ng victims. Hindi po sila makapasok dahil yun po ay papunta pong karsada doon sa building ng DPWH ay undergoing road widening. At doon po sa dadaanan mismo ay napakarami daw pong nangyaring landslide. Walang panama ang bubong ng isang gusali sa malakas na hangin sa Isabela. Nagliliparan ng mga yero at sanga sa kalsada. Hinagupit din ang iba pang bahagi ng Isabela. Ito po ang nangyari sa aming kusina. Ramdam ang malakas na hangin at ulan sa Kawayan. Grabe ang lakas. Gayun din sa bahay ng Alicia. Oh, bumaliktad na yung bubong. Tinatambol yung mga yero. Pati ang airport sa Kawayan City, natuklap ang mga kisame at nasira ang mga upuan. Nagpadala na ng recovery team ang Civil Aviation Authority of the Philippines doon para suriin ang pinsala. Napadapa naman ang taniman ng mga palay at mais sa bayan ng Reyna Mercedes. Nanalasa rin ang bagyo sa iba pang lalawigan. Gaya sa Ilocos Sur, isang closed van ang pinataginid ng hangin. Sa probinsya ng Aurora naman, binaha ang maraming lugar sa kasiguran. Sa Tanudan, Kalinga, lubog sa baha ang Lubo Elementary School. Wala namang naiulat na nasaktan dahil nakalikas sa mga tao. James Agustin, GMA News.